Yes, sa magandang umaga Pilipinas, sa magandang umaga Camarines Norte, naway pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Araw tayo ngayon ng Martes, it's October 20, year 2020. Welcome po sa ating malatuntunan ng ating tuklasin na bayan. Ngayon pong nasa northern bahagi na ating lalawigan niya sa signal number 1. Mamaya po kukunin natin ang pinakahuling tiyatlagay ng ating panahon. Kaugnay po ng ating binabantayang bagyong Sipipito. Kumusta po ang Torrey dito barangay sa labing dalawang bayan po ng ating lalawigan sa inabot po ng ating signal. Ari naman nasa maayos po kayong kalagayan at patuloy po naman tayo na lumalaban dito po sa COVID-19 at iba pang mga pagsubok sa ating buhay. Ari naman po sa tulong ng pong may kapal, lahat ng ito'y ating pong malagpasan. Kailangan lang natin ang matatag na pananalig sa kanya upang tayo po ay hindi niya pabayaan. Isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang ating pong may kapalupan, tayo po ay muli na namang maglingkod sa kanya sa araw na ito. Lalo na po doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hari na masaabot lang ng ating magkakaya at tayo po naman ay makaabot sa kanila ng kaunting tulong at ito po ay magsisilbi ng liwanag ng pag-asa para sa kanila. Sa pangalan po ng bawat Pilipino, sa pamumuno ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pangalan ng bawat Camnorteño, sa pamumuno ni Governor Ege Taliado, katuwang siyempre si Congresswoman Josie Banning Taliado, mga barangay officials, municipal at provincial officials, and of course ang lahat ng mga kawani ng provincial government, mga department heads, at siyempre yung mga ordinaryong mga kawani, katuwang po ng ating gobernador sa pagpapatupad ng iba't ibang mga programa para sa pagsulong at pagunlad ng ating lalawigan. Mamaya po tutuklasin natin ang update natin sa COVID-19. And of course, yung mga pag-ulat ng ating mga radyo patrol ng bayan, yan po, a-update natin yun sa bagong silang sapagkat ngayon po yung schedule dyan sa financial distribution para po pandagdag doon sa load ng mga kaguruan natin. Dahilan po sa distance learning, talagang kailangan po naman nila yan. At kahapon po ay galing kami dyan sa Tuloy na Lupa. Tuloy na Lupa, Labo, Camarines Norte, Tuloy na Lupa National High School. And of course, dyan sa hapon naman, dalawang venue dyan sa Labo Central School and Talubatib Elementary School. Ayan, marami pong, yan lang yung venue, pero marami pong school ang parang clustered lang po, pinag-clustered po ito. Yung mga malalapit dyan sa natural mga venue, pinagsama-sama na. Kaya na-observe din po yung social distancing kasi yung capacity ng covered court dyan sa mga paaralang yan ay kung ano yung capacity, yun lang naman po yung pinagkakasya. Salamat po sa ating mga principal na talagang very cooperative sa programang ito ng ating pamahalaang panlalawigan sa administrasyon po ng ating Gobernador Ege Taliado. At kahapon, na-represent po ng tatlong mga bukal ang ating gobernador, ang ating kongresista sa unang distrito. Andiyan po si Bukal Bong Quibral, Bukal Bihog Sirlon at Bukal Aida Dasco. And of course, ang staff ng Provincial Treasurer's Office and ang Radyo Pilipinas. Yan, exclusive po na coverage po yan. At gusto natin po yung ma-cover upang magsilbi namang inspirasyon doon sa iba na bukod sana pakinggan sa radyo, sa Facebook at sa YouTube po natin, pinagpo-post natin para ma-promote natin ang ganitong programa ng ating pamahalaang panlalawigan. At baka sakali maging eye-opener doon sa ibang probinsya, mapapanood nila ay sa Camarines Norte pala mayroong ganyang tulong sa mga guro. Although hindi naman po yung kalakihan, pero malaking bagay na po yan doon sa ating mga kaguruan. At talagang batay sa mga mensahe po kahapon sa maikling programa ng mga principal, ay ina-appreciate nila ng malaki po yung tulong na yan ng provincial government. Di po ba nakakatuwa na kahit 1,000 lang yan, pero malaking tulong na sa ating mga kaguruan po yan. Bawas na sa kanilang gastusin po yan. Di na kukunin sa sarili nilang bulsa. And nakalive tayo ngayon sa ating Facebook page, Rick Palacio Jr. Facebook. At
signified na ng kanya pong panunood. Si Maria Teresa Mata is watching, and likewise kay Winnie Evia Rasco. At yung mga nasa ibang bansa, ano po ang ating purpose nito? Gusto nating i-live para at least yung mga kababayan nating Kamnorteño, mga Bicolano na nasa ibang bansa, ay gusto naman nila pong makarinig, makapanood ng mga updated na balita dito sa atin. Lalo na pagdating dito sa kapag may nababalitaan silang bagyo, siyempre nababahala rin po sila dahil sa sila ay may mga kamag-anak rin dito. Mamaya po kukunin natin yung line ng pag-asa. Ano po, sa pinakahuling tiyatlagay ng ating panahon. At kunin muna natin ang pag-uulat ng ating mga kasamahan na mula po sa labas ng ating himpilan. Asala na si kasamang Jun Cabrejas. Tuklasin natin ang kanyang bit-bit na balitang lokal. Okay, kasamang ya Jun, magandang wala. Pasok! Sige. Okay, salamat kay kasamang Jun o yung mga kapatid nating
bihog dyan. Bukas, ano, may mahalagang activity kayo riyan. Nandyan ang ating matataas na official ng lalawigan sa pangunan ni Governor Aguiar Tallado. Siyempre, andyan ang Philippine Army sa pamamagitan ni Brigadier General Romel Tello, ano, and DILG. Arang naalala ko yung ground, yung Republican, yung blessing and inauguration na dyan sa Camp Busigon, tulay na lupa, the other day, ano po, last Friday. Oh, yung pong naganap na malaking event din dyan, magkakasama po sila. Anyway, bukas, sana palabas naman na bukas itong sama ng panahon para gumanda na. But tuloy-tuloy po yung ulan, simula pa kagabi. Yan na dahilan sa bagyong si Pipito. Mamaya, kukunin muli natin yung pinakauling tatlagay ng ating panahon. At syempre, good morning po sa isa pang nanonood sa atin. Ang Vice Mayor's League President, Camarines Norte Chapter, ang aming Vice Mayor sa Vinson, si Vice Mayor Jay Pimentel. At sa iba pang mga nanonood, ano, kuminsan kasi hindi ko gaano makita yung iba pang nanonood sa atin. Pag nire-review ko, saka ko na nakikita. O kung sino man po, lahat na nanonood sa ating Facebook page, wherever you are, kung kamo man ayan sa Camnorte, sa Pilipinas, sa ibang bansa, thank you for watching. At kung may message po kayo, ay yung laging nagme-message dyan na taga San Lorenzo Ruiz, si Inday, o ano yung apelyido nun, Orpiana. Yung message niya noon na binasa ko naman na hopefully nakarating doon sa kanya mga mag-anak dito sa San Lorenzo Ruiz. And to TL Naing is also watching. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Kung may mga concerns po kayo, pakisend na lamang yung message nyo dito sa ating Facebook o kaya sa ating cellphone number. Okay. Sino ito? May nag-text na dito. Okay. Salamat nga pala doon kay Boy DJ. Ano po dyan sa Mercedes? Kasi naalala ko may lumapit po sa akin na taga dyan sa San Roque. Isang mahirap lang na pamilya. May sakit yung anak. Ay talagang nangangailangan ng tulong. Kaya tayo naman ay kagad nating nilapitan siya. At kaibigan naman natin po ito, kahit hindi naman siya nakapwesto, ay tumutulong din naman po ito. Salamat po. Alam ko nung wala siya dito pero kahit wala po dito, si Boy DJ, kilala naman ito dyan sa bayan po ng Mercedes. Ano po, salamat po. Pakipaabot na lang kay Boy DJ na yung nang tinulungan niya ay ito na nga. Mamaya siguro mag-usap kami at solve naman na yung kanya pong problema doon sa pambili ng gamot. Okay, oras natin bayan, alas 10:53 na po ng umaga. At sa ating pagbabalik, kukunin natin na hopefully mayroon ng updated report ang PAGASA para po sa bagyong CPP2. Pagkalipas po ng ilang mga paalala mula sa Department of Health. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Pag-proper hand washing. Patayin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang likod ng mga kamay. Pag-arapi, kuskusin ang mga palad, daliri at mga pagitan. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan! Prevention is better than cures. Ugaliin mag-proper hand washing. Okay na lang sa gamit. Okay sa bayan. Ating tuklasin na ang bayan. Alam mo na po tuklas sa kapagandang mura ang pangalang tanalawigan at kapagandang eskote. Mga lumal at ibalik mga kaensya ng pangalang. Hello, sir. Ay, sir, mayroon na po tayong bago na ano, weather bulletin. Yan pong latest nyo, simula pa alas 4 yan kanina. Alas 8. Ay, sige sir, wala akong alas 8. Yung nakuha ko kanina, alas 4.
Pwede sir, oo, sige sir. Pwede na po yan at habang naghihintay ng panibago. As of 8 AM po ano? Oo, sige sir, standby po ha. Okay, bayan, nasa linya na po ng komunikasyon natin. Ang Pag-asa Legazpi. Kunin natin po ang pinakahuling tatlagyan ng ating panahon. Nasa line si Sir Melvin Almohila. Kunin tayo nagkakamali. Sir, magandang umaga. Live na tayo sa Radyo Pilipinas. Please come in. Okay, sir, dito sa Karagdan, talaga napaka mapangalim na po, ano? Sir, may improvement na itong panahon namin dito. Opo, mabuti naman po at yung ulan medyo tumitigil naman kasi nakakabahala, medyo tumataas naman po yung tubig, yung iba nga ay dala pa ng bagyong si Ophel. Pero kung ipukumpara natin sir dito sa dalang ulan ni Ophel, itong bagyong si Pipito, alin po ang mas marami? Ang susunod pong ipapalabas, anong weather bulletin na? Weather bulletin, ano na po? Ngayon, 7 po ito. Sige Sir Melvin, thank you. God bless po.
Okay, yan po ba yan? Ano? Salamat kay Sir Melvin Almohila ng Pag-asa Ligaspi. Mamaya po, 11:30, kukunin pa rin po natin yung pinakahuling tiyat lagay ng ating panahon. Mabuti na po yung updated po kayo, lalo na po yung mga nanonood sa akin sa Facebook page. Yung nandyan sa ibang bansa ng Kamnorte nyo, sila rin po siyempre nakakabalita na nandito sa atin yung bagyo. Kaya gusto natin may update. So far, yung ulan sa ngayon ay hindi naman kalakasan, pero umuulan po sa labas. Ano, natatanaw natin dito sa ating announcer's booth. At yung taas ng tubig, tinignan ko doon sa Danawan, maging doon sa may lugar namin, medyo tumataas. At maging dyan sa ilog, malabo na naman yung ilog, tumataas na naman yung tubig. At halos magdamag na naman talaga yung ulan eh. O kaya yung ulan kagabing ibinuhos, lalo na sa mga kabundukan, sigurado ngayong umaga, bababa na yan dito. Kaya yung expected na natin, natataas naman yung level ng tubig dito sa kababaan. O kaya kung hopefully hindi naman na lumakas itong ulan, para hindi na po tumaas yung tubig. Ang nakakaawa talaga, siyempre yung nasa mababang lugar, sila yung unang tatamaan itong masamang epekto ng ulan, yung pagbaha. At lagi nating naalala nga yung mga waterways na yan. Nakakalungkot lang na yung iba, pinagsasamantalahan yung hindi naman na para sa kanila, daluyan na ng tubig, daanan na ng tubig, inaari pa. Tinatabunan at doon sa ibang subdivision, ay pera pa naman. Ano? Iniisip nila, pera pa ito. Pero hindi man lang sila nag-iisip, nagmamalasakit doon sa mga tatamaan na matinding baha dahil lang sa kanilang ginagawa. Kaya, yan, naipaabot naman na natin yan sa ating kinatawan sa unang distrito. At maging dito kay Congresswoman Tots, na ibanggit na natin yan noon pa. At siguro nga, personal na tayong susulat din sa Kongreso, sa bagong speaker. Kay Speaker Velasco, o baka sakaling mapakinggan tayo, wala namang masama na tayo po'y magsulat, mag-suggest. Na ipabot na natin kay Ma'am, kay Congresswoman. Wala namang masama na magsulat tayo ng kay Speaker o sa Senador. Baka sakali na lang na mapakinggan tayo. Kasi ang application naman yan ay buong Pilipinas, hindi lang naman sa atin. Yung magandang epekto niyan, kung sakaling bigatan ang parusa doon sa mga nananamantala, ay talaga nga naman nakakalungkot. Mayaman na, mapera na, pinagsasamantalan pa yung kalikasan. O, diba? Hindi pa nakontento sa pera na kanilang tinatanggap. Na kahit magsakripisyo yung mahihirap, lumubog sa tubig ng matagal, basta sila magkamal ng pera. Ay, nako. Siguro nga, kuminsan di maiwasan ng mga leader natin na gamitin ang kamay na bakal. Pag ganyan naman nakatindi, yung kumbaga pasmado na ang sinasabing kaisipan ng iba dahil lang sa pera, wala nang pakialam sa kapwa. Kaya kung minsan talaga na pag leader ka, dapat ang kalahati ng puso mo ay bakal. Yung bakal na yung gagamitin mo doon sa mga pasaway. Yan, pasaway sa lipunan. In order to protect the interest of the needy and the poor. Kasi yung iba, talagang may kaibigan na, halimbawa sa munisipyo. Oh, good morning kay Randy Villaferte Baning. Morning sir, at kay dating Vice Mayor Adames Herrera. We miss you so much, Vice. Nasaan ka na? Di na tayo nagkikita-kita. Masayahin naman itong taong ito. Kapatid ni Bukal Rene Herrera. Si dating Vice Mayor Radam Herrera dyan sa aming bayan po ng Binsons. Balikan natin yan. Sana nga naman, magsusulat tayo. Ako talaga gagawin ko ito, hindi para sa aking personal na interes yan. Naawa kasi ako dun sa mga taong pag nakita kong lumulubog sa tubig yung kanilang mga bahay. Napakahirap. Hindi mo mapapano ka na pagluto mo, paggalaw mo lang, napakahirap. O yan, may pandemya na tayo. Tapos, yung iba pa dyan, sinasamantalahan yung daluyan ng tubig.
ay didubli ang pandemya yung mga mababang lugar. Ah, di bali yung mayayaman, tama, makapatayo niya ng matataas na bahay, walang problema. Two-story, three-story building, walang problema. What about yung mga mahihirap? Di naman kaya magpatayo ng ganyan. Nagtatyaga sa mga barong-barong, babahain pa, dahilan sa kapapasawayan itong iba. Ako ayaw ko na sana magparakwa ng ganyan eh. Kaya lang may mga pasaway talaga sa lipunan. Ito ang nakakalungkot riyan. Ano po? O sana naman, ano po, sa tulong ni Congresswoman na Josie Baling Tallado, ni Congresswoman na Tuts Panotes, ng ating mga kongresista, at masulat din tayo sa Senado o kay Pangulong Duterte. Para akong pinagtuunan ng pansin, simula nung Pangulo si dating si former President Benigno Aquino, ngayon tuloy-tuloy yung naman implementation ni President Duterte diyan sa road widening, although kuminsan na natakpan na dahil sa COVID-19, pero babalikan at babalikan po yan, tuloy-tuloy niya patutupad po yan, road widening. At kung mayroong road widening, yan po ang paulit-ulit kong binabanggit, kasi talagang mayroon tayong global warming, climate change. Kaya i-anticipate po natin yung mga bagay na yun, pag bagsak ng ulan, talagang matinding baha. Batay po yan sa mga eksperto. Matinding baha, pagtag-ulan, at pagtag-init, matinding init. Yan po ang i-anticipate natin. O yan, sa pagbaha, dapat lawakan yung mga daluyan ng tubig, hindi yung sisikipan pa, tatabunan. Okay, dapat sa pamamagitan ng batas, although may mga batas tayo, pero hindi naman gaanong naipatutupad. Lalo na ngayon sa pandemya, siyempre nakatutok ang ating pamahalaan sa pandemya, sa droga. Hopefully sa mga susunod na panahon, pero batas na muna, maamyendahan yung existing na mga batas sa easement, sa mga easement ng creek, river, streams, yan po ano, dapat talaga mapalawak yan, kagaya ng road widening na ito, pinalawak. Para yung baha, kung dumating man, we cannot control the natural calamity. But, makakatulong tayo para mabilis na lumabas yung tubig sa pamamagitan po ng pagpalawak ng mga daluyan ng tubig. Ay kung ako na nga ni Senador, ano po, ayan ang priority ko. Kasi kawawa talaga yung mga naghihirap sa lipunan. Naghihirap na, babahain pa, ay dahilan po dito sa mga kapapasawayan ng iba. Anyway, pagdasal na lang natin yan, mga taong yan, na sana makonsensya. O sana naman ay maisip nila na yung kayamanan nila, di naman nila manadala yan sa pangalawang buhay. Bagkos, baka yan pa magmitsa, maging tulay patungo sa impyerno. Yan pa ang maging pabigat para sila makaakyat doon sa paraiso na tahanan ng Panginoon. Dahil ang sabigat ng kanilang pagkakautang sa bayan, bigat ng pera nila, pinairal ang pera kaysa doon sa kapakanan ng mahihirap. Ayan, isama na lang natin sa pagdarasal na sana naman na magbago pa ang kanilang kaisipan. At siyempre, sana naman ay mapakinggan yung ating panawagan sa ating mga mambabatas na sana amyendahan yung batas na yan. At dagdagan ang penalidad, higpitan para itong mga ilang nagpapasaway ay mag-isip-isip sa kanilang mga ginagawa. Okay, bayan, na oras natin, alas 11:08 na po ng umaga. Sabi ko nga, ang buhay natin ay walang saysay kung si Kristo ay hindi natin kaagapay. At sa ating pagdarasal, ayan, isabay na natin yan. Ha? Na sana naman ay makurukonsensya. Ito pong mga taong imbis na lawakan ang daanan ng tubig, ay dilinalaw, pinasisikip, at kung minsan nga, tinatabunan na. Ama namin na mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hiningin kami ang ipagkalyag sa sakit na dulot ng 2019 coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng sanay.
tinatnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdami. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kami tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ako na nabubuhay at nagahaling kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calusol, ipanalangin mo kami. Okay bayan, nabalik tayo sa dibalatunto ng ating tuklosin na bayan sa oras na alas 11 na po ng umaga. Thank you rin kay Janet Parzuelo Daria Balmes. Good morning po. Good morning Janet for watching. May ibinigay dito sa atin si SMIB galing po sa Office of Bisanggol ng Panlalawigan. Maganda po ito, public hearing po ito, babasahin natin. Galing po sa Office of the Sanggunian Panlalawigan, sabi dito, greetings sa Sanggunian Panlalawigan of Camarines North is inviting you to its public hearing on October 27, 2020, 2 p.m. at Centennial Wharf site at Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte. And this is in connection to the proposed ordinance entitled An Ordinance Establishing Sewage and Septage Management for the Province of Camarines Norte and Prescribing Violations Thereof. A copy of which is here to attach for your perusal. Hoping for your kind cooperation. Thank you. This is a collegial action of the Sanggunian Panlalawigan Incision. Very truly yours for the Sanggunian Panlalawigan, Joseph Christopher M. Panotes, acting Vice Governor and Presiding Officer. Okay, mahaba-haba itong ordinansang ito. Siguro pag-aralan muna natin. But ang mahalaga po, ini-invite po tayo, ang publiko. Kaya nga public hearing eh. Sa darating pong October 27, that will be on Tuesday next week po yan, alas 2 ng hapon. Tandaan na po natin mga interesado po rito ang venue dyan sa Centennial Wharf, yung bago nating wharf dyan sa ano yung Kangus? Wala. Oh, yung Kangus na lang. Nag-stin na kasi dito siya. Sige, pwede na rin yan. Sige, lista mo lang ha. At salamat. May nag-dipinda dito sa atin ng snackan. Panangalian na yan? Okay na yan. Ito, balikan natin. Ano po? Yung ordinance, ang title po nito, An Ordinance Establishing the Sewage and Septage Management for the Province of Camarines Norte and Prescribing Violations Thereof. Hindi ko lang alam kung sino yung mga po dito, ano, na-invite directly. Pero, lahat po tayo, kaya nga public hearing po ito. Ano po, ako ay attend dito, maganda po ito. Provincial Ordinance No. 142, sponsored by the Sanggunian Panlalawigan, honorable members of Sanggunian,
BM Stanley Allegri, BM Artemio Cerdon, ABG Concon Panotis, an ordinance. Ayun na yung title na banggit natin. Tingnan natin na saglit ano yung kung mahaba-aba kasi ito. Bukas siguro na lang at para mabasa natin ito bago natin malakay. Yung mga pinakamahalagang kung pipiliin lang natin yung provision ito. At sino ba yung mga concerned mga establishment dito. Okay. Ano yung mga iba pang kwa natin? Oo. Siya nga po pala, ano, yung may ilalunch nga pala tayo. Ito yung kwan lang ito. Sabi ko nga, lahat tayo po naman ay talagang sa panahon ito ng pandemya, kailangan tayong kumayod ng doble-doble para po sa matugunan yung pangangailangan natin araw-araw, lalo na sa ating mga chikiting na nag-aaral. Nako, napakahirap. Talagang malaking pera. Sako-sakong pera ang kailangan. Pag ikaw ay nagpapaaral na sa college, talagang nandyan po. Ha? Kung pwede lang gawin mong araw ang gabi, ay gagawin mo na. But sabi niyan, kung ano man po ang blessing ni Lord, pasalamatan po natin yan. At sa party ko nga, kahit kami may pinapaaral, tatlo pa eh. Mabigat talaga yung isa sa college. Dalawa na nga eh. Magka-college na naman, although yung isa nakagraduate na. Pero sa private kasi nag-aaral yung isa naming anak na medyo mabigat yung tuition fee. But sabi ko ay hindi naman ito hadlang para tayo po naman kahit konti ay makapagbigay ng kaunting pamasko doon sa mga pamilya. Mga sampung pinakamahirap lamang na pamilya sa dito po, kung bawat barangay isa. Alam ko naman na yung mga barangay, ang mga barangay officials, municipal, provincial, and national, may mga programa naman yan na pamasko sa mga mahihirap. Itong sa akin, ay kumbaga kaligayahan ko lang na makabahagi kahit konti man lang, galing sa ating pinaghirapan na pera, masaya na tayo roon eh. Kahit konti, 10 pamilya, mabigyan natin ng pamasko, ayun pong karapat-dapat na 10 pamilya. Pero kung may mag-sponsor pa, oh, much better. Ano po, kung gusto nyong mag-sponsor ng ilang pamilya, dadagdagan natin yung 10. But ako, iko-commit ko yung 10 lang yung kaya ko. Ma-text lang po. Siguro ang unang gagawin po ninyo, yung unang 10 na i-endorse ng kukuha ko ng certification sa barangay na kayo yung pinakamahirap na pamilya dyan sa barangay nyo. Ano po? 10 lang. Kumbaga yung unang 10 pagdating ng December, yan yung aking bibigyan ng mga pamasko mula sa akin. Ano po? Yung kaya ko lang. At sabi ko nga, tayo naman ay although marami tayong gastusan dahil sa pinagpapaaral, pero sabi nga natin yan, ang pagtulong hindi dapat natin kinalilimutan sa abot lang ng ating makakaya. Diyan tayo nagiging masaya kapag tayo kahit papano, kahit konti nakaka-extend tayo ng tulong doon sa mga karapat-dapat talaga na tulungan, di po ba? Yung gusto rin mag-adapt o mag-sponsor ng ilang pamilya, no, it's up to you. Pwede po kayong welcome po kayo dito sa ating programang ito. Yung anong tawag na natin yun, may pamagat tayo dito. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, yan. Kahit konting pamasko doon sa karapat-dapat na bigyan natin. Sa December naman po yan. Ngayon, ang kailangan lang natin, siyempre kukuha lang sila ng para patunayan naman sa barangay na sila yung pinakamahirap dyan. Ano po, ito'y karagdagan kasi ang mga barangay officials, municipal, provincial, and maging national, may mga pamasko naman yan sa mga mahihirap. Akin lang pandagdag doon sa karapat-dapat. Ano po, at saka ma-text kayo. O, bakit kayo ang karapat-dapat na mabigyan ng karagdagang pamasko? Ayan po, ano, parang kwan lang natin yan.
anong tawag dyan na pwede nating ipamasko kahit konting liwanag ng pag-ibig man lang dun sa sampo. Sampo lang yung kaya ko. Yung sampung karapat-dapat na pinakamahirap dyan sa isang barangay. Ano po? O yun lang yung matix po kayo. Kung bakit kayo ang karapat-dapat na bigyan ng pamasko ngayong December. At yung gusto pong mag-sponsor, very much welcome. Para alimbawa sa akin, 10, may mag-sponsor pa bagang 10, ay di 20. Ayan po, anong nakakatuwa naman, yung abot lang ng kaya natin. Alimbawa, ang minimum natin is 500 pesos. Pwedeng tumaas. Dahil na pagbabaan ta, yun naman yung pamasko ta. Basta yun ang aking kayang sagutin. 10 pinakamahirap na pamilya. Pero matex po kayo, sasabihin nyo sa akin kung bakit ikaw ang karapat-dapat at saka may certification kang sa barangay na ikaw talaga ang isa sa pinakamahirap sa barangay. Yung text nyo, yun yung pagbabasihan ko. Ano po, kasi sa dami naghihirap, kung kaya ko lang ang bigyan kayo lahat. Kung ako lang ay may mahukay dyan na isang sakong kayamanan, ayan, ubusin ko na. Matira lang akong isang piraso. Ipamibigay ko na yan sa inyo at aanhin ko naman yan. Aanhin ko naman yan, hindi ko naman madadalhin sa papunta sa langit. Baka maging mitsa pa yung papunta sa impyerno. Salamat kay Elmer de Los Angeles Jr. is also watching. Akala ko nag si dating Vice Mayor Radames pwede mag-sponsor din yan. Ay paliwala dyan ng mga 10. Ano po, alam ko naman yung mga taong yan, si Vice, madaling lapitan yan. Ay lalo na itong Vice Mayor ngayon ng Vinson's, si Vice Mayor J.P. Mentel. Ito po naman ay kwan lang, yung kusa lang naman. Alam ko naman yung mga taong talagang bukas ang kanilang kalooban para magpasaya, magbigay ng kahit konting pag-ibig, kahit konting kasiyahan ngayong Pasko doon sa mga pinakamahirap na pamilya. Basta sa akin, babasihan ko yung text nung gusto mabigyan. Kaunti lang naman po ito. Ano po? Magte-text kayo, bakit kayo ang karapat-dapat. Tapos, dapat kasama kayo doon sa pinakamahirap na pamilya sa barangay. May certification kay Kapitan. Ano po? At sabi ko nga, kung kaya ko lang bigyan kayong lahat na pinakamahirap na pamilya, gagawin ko. Oo, sabi. Kaya lang, ayan, although may palasyo man ako, hindi man ako mayaman. Ano po? Sige. At matagal-tagal pa naman yung December. Pero ngayon, kung may magte-text na sa atin, ang tanong ko niyan ay bakit ikaw ang karapat-dapat na mabigyan ng karagdagang pamasko? Ano po? At alam ko marami dyan na namimigay. Ito sa akin, kaligayahan ko lang na madagdagan yung pamasko nyo doon sa pinakamahirap na pamilya sa Lipunan. Okay? Magbabalik tayo sa ating palatuntunan ng ating tuklasin bayan pagkalipas po ng ilang saglit. Para labanan ang balita ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang koobersyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibo paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tutok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. May nakasalamuha ka na may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwede na ipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o gawin, o baka naman ay mahawa niya dahil mouth
sa sayo. Posible magkaroon siya ng malayang karamdaman at kailangan ng pag-iisip sa mga sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa mga publikong lugar. Tinatayang maaari kang kahawa ng iba pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaari mo sila. Nagdami ng datami ito habang mas kumakalit pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga panang lugar. Ang mga pasyente may nakamalubhan na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala rin lugar para sa mga pasyente may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapalanan ng iba. Kailangan natin isipin ang tumilos na parang nipin na natin ang virus para hindi ito pumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan ng lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging mainis din sa katawan at sa kapaligiran para ating magkugas ang kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bahay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipino magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19! Okay, bayan, na oras natin, alas 11:27 na po. It's 11:27 in the morning. Tuloy-tuloy tayo sa ating malatuntunan ng ating tuklasin na bayan. Na thank you also pala kay dating konsyal Eli Abisilla. He's also watching. Oh, ito si dating konsyal. Kung inima palagay ko, di rin ito makakatiis. Ma-sponsor din ito ng mga 10 pamilya. 10 pamilyang mahirap para mabigyan ng pamasko sa darating na December. May nag-text dito. nakakatuwa naman ang tanong niya. Pero bago pala yan, ito muna ano. Mamaya babasahin ko yung nag-text tungkol po dun sa ating kahit konting liwanag ng pag-ibig, konting pamasko sa December dun sa pinakamahirap na pamilya. Ito na munang update natin sa COVID-19 as of October 19. Kahapon po ito, araw ng Lunes, na ipinalabas po ng DOH Bicol. Ito na po, umabot na sa 2,268 sa pangkalahatan ang tinamaan po ng COVID-19 simula March 27 hanggang kahapon. Pero ang active cases po, itong patuloy po na pinagagaling sa mga hospital, mga isolation facilities, ay nasa 351. And then, yung bago, kahapon ay 25. Ay, marami-rami rin ito. Ano po? Ito na yung breakdown po, distribution of newly reported cases. Sa Albay, wala. And then sa atin ay salamat naman at wala po tayo, hindi tayo napabilang sa mayroong naiulat na nag-positive kahapon. Pero sa Camarines Sur po, mayroong 20. Siyam sa Eriga City, 5 sa Naga City, 2 sa Nabwa, 1 sa Baaw, 1 sa Calabanga, 1 sa Kanaaman at 1 sa Pili. And Catanduanes, wala rin, magandang balita rin yan. And Masbate, mayroong 3. 2 sa Masbate City, 1 sa San Pascual. And Sorsogon, 2. 1 sa Sorsogon City at 1 sa Prieto Diaz. Okay, dito sa recoveries,
mayroon pong naka-recovered na 34. Ay, good news po ito. Mga naka-recovered po, dalawa sa Camarines Norte, 23 sa Camarines Sur, 5 sa Catanduanes, 2 sa Sorsogon, 2 sa Legazpi City. And then, dito sa mga nag-negative, 5 sa Albay, wala sa Cam Norte nag-negative, ano po. And then, Camarines Sur, 78, Masbate, 41, Sorsogon, 112. Ay, marami-rami, nag-negative. Magandang balita po yan. Isa sa Legazpi City at 14 sa Naga City. Okay, yan po yung update natin sa COVID-19 sa Bicol Region. Ay, dun nga pala sa kwan, para nalagpasan ko. Sorry, yung tungkol doon sa death. Ay, salamat. Wala naman pong nadagdag doon sa 97. Kahapon pa ay wala namang nadagdag. Okay. Thank you. Thanks be to God. Sabi niya na walang nadagdag. Yan ang nakakalungkot pag may na dadagdag dyan sa bilang na may namamatay dahil sa COVID-19. Good morning kay Lori Quintela. Ma'am Dukduk is also watching. At sa lahat pong nanonood, mamaya reviewin natin. Basahin ko lang yung dalawang nag-text dito. Sabi dito, Kuya Rick, 10 tao, pinakamahirap po ba per barangay? Hindi po per barangay. Ano po ang sa akin? 10. Bawat isang barangay. Yung sa unang 10 lang kasi sa akin yun. Ano po? Pero kung mayroong mag-sponsor ng iba, hindi man nadagdagan yung 10 pinakamahirap. Ang sa akin, bawat isang barangay, kukuha lang tayo yung unang 10 barangay na mag-re-recommend o ma-issue nung ano yon certificate na si itong sumali sa atin. O, wala pa naman nagte-text eh. Ano po, yung magte-text at sasabihin niya na ako ay karapat-dapat na mabigyan ng pamasko dahil ako ay talagang ako ang isa sa pinakamahirap sa barangay na ito. O, kung ano yung mga dahilan, bakit siya ang karapat-dapat? Ano po? May kasama ba siyang PWD? Ano pa, walang trabaho si mag-asawa? Pero nagsusumikap naman. Ano po? Ang gusto ko marinig yung may ginagawa din sa buhay. Hindi yung naghihintay na lamang po na tulungan. Kasi tayo nga, binigyan ng lakas ng Panginoon, ng katawan, ng kamay, ng paa, para magtrabaho tayo. Hindi lang tayo umasa sa kung kanino man. Kung mayroon man pong tutulong sa atin, siyempre nakikita sa atin, nagsusumikap naman tayo, ay kaawaan tayo maging ng Panginoon kasi nagsusumikap naman tayo, kaya lang hanggang doon lang yung ating kakayanan. Ano po? No, yun ang gusto kong sabihin, na hindi tayo magpaparaasa lang nabibigyan. Kumilos din tayo. Pero sa pagkilos natin, siyempre limitado lang yung capacity nyo. Doon na tayo papasok. Na ito pala ay dahil nagsusumikap, magsisilbing inspirasyon din ang mga taong ganito. Na kahit sila naghihirap, nagsusumikap din sa buhay. O yun ang isa na gusto ko marinig. Dahil ikaw ay pinakamahirap, pero ano bang ginagawa mo sa ngayon para makaawang ka sa kahirapan? O, diba? Yun yung ating gustong marinig doon sa mga gustong sumali. Hindi lang yung wala po akong trabaho, wala akong ginagawa, ay hindi magandang pakinggan yun. Ibig sabihin ay anong gagawin mo sa kaloob ng Panginoon sa iyong katawan, yung lakas, yung karunungan? Okay, nga binigyan tayo ng katawan para gawin natin yung magagawa natin, pero may limitasyon siyempre. At kung mahirap ka ikaw ay nanghiram lang ng puhunan para makapagtiritinda, ay di ba nakakatawa yung ganun? Ako'y lalako-lako ng kakanin dahil sa matinding kahirapan na ito. Ibig sabihin ko lang, naramdaman natin na siya ay nagsusumikap sa buhay. Ayun ang gusto natin na mapakinggan. Ano po? O mga ganun, kung ano pa pong nasa loob nyo, bakit kayo karapat-dapat, at ano yung ginagawa nyo sa kasalukuyan? Anong pagsusumikap, in other words, ang ginagawa nyo? Kahit papano po, anong inisyatibo kayo kung anong ginagawa. At pipiliin natin, batay doon sa babanggitin nyo sa akin,
Ako, ako commit ko nga sampo. Ano po, batay doon sa mga reasons nyo. At, siyempre, may certification sa barangayan. I-verify natin kay Kapitan kung siya nga ba kasali doon sa pinakamahirap na pamilya. Okay po. Sampo lang, sampung barangayan. Isa sa isang barangay. Yung mauna. At kung madagdagan nga po yung sponsor natin, halimbawa si ibang elected or hindi elected official, alam ko yung kahit hindi elected official, may mga mabuting kalooban na mga tao, mga grupo, na gusto rin makapagpasaya ng kahit konting bagay, yung kaya nilang iabot, makapagpasaya rin tayo. Okay? Kay Lori Quintela, ayan, nabanggit na natin. Thank you for watching. Ito may nag-text dito, sabi dito, good evening po Kuya Rick, ako po si Evangeline Sumil. Isa po ako sa karapat-dapat. Sige. Simula na natin, pero po itong ating Pamasko sa December po, kasi i-screenin natin mabuti kung sino yung karapat-dapat na mabigyan natin ng Pamasko ngayon pong darating ng December. Basta ako sa personal ko lang, 10. Kung may mag-sponsor pong iba, sabi ko nga, dadagdagan natin. Kung sino yung mag-sponsor, ilan bang pamilya ang gusto niya din namang sponsor? Ayan po, madepende po yan doon. Pero kung wala na, adi yung 10 lang po ang mabibigyan ko. Hanggang doon lang naman yung ating kakayanan. Sabi ko, kahit may palasyo, hindi naman ako mayaman. At marami din tayong ang gastusan. Pero sabi ko, yung gastusan, nandyan lang yan. Yung pagtulong natin ang hindi natin dapat kalimutan sa abot ng ating magkakaya. Ernesto Valeros is also watching. Thank you. Kay Ka Erning. Itapusin ko itong binabasa ko. Good evening po, Kuya Rick. Ako po si Evangeline Sumil. Isa po ako sa karapat-dapat. Ayan ah. Bakit ikaw ay karapat-dapat na mabigyan ng Pamasko ni Kuya Rick? Makatanggap ng Pamasko nyo dahil isa po akong PWD at wala po kami sariling bahay. Wish ko po ngayong Pasko ay isang reading glass at radyo. Ako po ay taga Purokono, Barangay Gumamela. Salamat po. Ililista ko po ano, lahat na sasali. Pero pipiliin po natin yung talagang karapat-dapat. Ano po? Yan yung reason nyo kung bakit kayo karapat-dapat. Hindi po kayo ma-request sa atin ng kung ano. Ang akin po, ibigay ko kung ano yung kakayanan ko. Sabi ko nga, pag nag-decide tayong cash, o di hindi bababa sa, o halimbawa, 500 na lang, sabihin natin, kasi yun lang yung kakayanan natin, o di sa 10, di 5,000 yun. 5,000 na. Ayan po, yun lang yun ating pwede. Pero kung may mag-i-sponsor nga pong iba, ay di madadagdagan si 10. Pero kailangan po yung reason nyo talaga ay talagang valid at talagang kayo ang karapat-dapat na mabigyan ng iting karagdagan na lang itong masasabi ko. Kasi yung may mga NGOs po riyan, barangay officials, municipal, provincial, na nagbibigay man na ng Pamasko, baka kayo ay isa na rin doon sa mapabilang doon, yung sa akin karagdagan na lamang. Pero gusto ko rin mapakinggan yung pong reason po ninyo kung bakit kayo ay gusto pamilya. Ano po, hindi individual. Hindi individual, pamilya po. At dapat kayo ay kabilang doon sa listahan ng barangay na kayo nga ang isa sa pinakamahirap na pamilya. Okay, kung kayo man PWD, kayo ba ang madre di pamilya, padre di pamilya? Ano po? Yung asawa nyo ba? Anong trabaho? Anong ginagawa? Anong inisyatibo ang ginagawa para makaahon naman sa kahirapan o makuha yung pangangailangan araw-araw? Nakakatuwa, may mga PWD po dyan na hindi lang nakaupo. Ayun naman yung may mga lakas pa. Pero may mga PWD na talagang hindi naman na pwede magtrabaho. Sino ba yung mayroon ako nakita dyan yung nagpapadyak sir, all the service niya pero parang nagpapadyak siya dyan sa itumang kamay ang gamit po ng PWD. Nakakatawa,
Sabi ko, ang mga ganito talaga may mga inisyatibo, ito ang isa sa karapat dapat na tulungan. Kasi, parang wala lang sa isip niya na siya manghingi, magsisilbing inspirasyon niya kasi kahit siya PWD, nagsusumikap. Although, siyempre, PWD nga, limitado yung kakayanan. Ang gusto sabihin natin, kayo'y nasa kahirapan, ano bang inisyatibo ng pamilya ang ginagawa para kahit papano kumita sa araw-araw? Okay, pakidagdag po yun ha, kasi isa sa mahalagang aspeto yan na gusto nating malaman. Kasi sa totoo lang, ayaw ko nung, kumbaga, nakakalungkot lang na marami naman pwedeng gawin. Yung isang tao ay nakaupo lang, nagang hintay lang na kuan, parang hindi magandang tingnan. Mas maganda na nagsusumikap rin. Kagaya nung dyan sa Basol, yung nag-text sa akin dyan na nagtuturulo na yung bubong. Ay mahirap na lang din yun eh. Kaya wala nga halos pambili na sila ng kwan. Kaya humingi ng tulong. Pero bago humingi ng tulong, naghahanap ng paraan. Naghahanap daw ng tabagwang, para ilako o para makabilisana ng pambubong. Kaya lang siyempre kasino pa naman po yung kikitain doon sa tabagwang. Nakakatawa yung ganun. Kaya yun naman kahit konti ay naabot na naman natin ang kahit konting liwanag ng pag-ibig. Yun lang po yun naman ating makakaya. Ano po? Okay, but may mga mabuting kalooban dyan na naghihintay lang. Baka naman pagsapit ng December ay may mga mag-signify sa atin na sila ay willing din na mag-sponsor ng ilang mahihirap na pamilya. Diba? Hindi po imposible yon. Okay, sige po. Basta yung text nyo, yan yung babasihan po namin. Sana yung honest to goodness yung sasabihin po ninyo. Ano po, at mabiverify naman po namin sa barangay nyo kung talagang kayo ay kasali sa pinakamahirap na pamilya. At ano ay talaga yung inisyatibo rin ginagawa nyo. Okay, another text message po. Good morning po Kuya Rick, pwede po ba makahingi ng tulong sa LGU pangbili ng pawid at pako sa kadahilanan hapay na po bahay namin. Putol na po ang haligi ng bahay at butas-butas na rin ang bubong na pawid. Sana po matulungan kami. Salamat sa pagbasa, Kuya Rick. Si Benny Gamir po ito. Purok 5, Batubalani. O Parakali, ano po? Batubalani, Parakali. Ay, ang LGU naman, may mga budget naman po yan talaga dyan sa mga naghihirap. Yung AX na tinatawag. Lalapit lang po kayo. Dapat may certification kayo dyan sa barangay na kayo ay member ng family, you are belonging to the indigent families. Ano po? May pondo naman po dyan sa mga ganyang talagang nangangailangan ng ganyang mga tulong. Punta kayo kay Mayor, Acting Mayor Adit Asotelia. Nakita ko yan one time dyan sa Labo nung dumating si Mayor, dating Governor ng Ilocos Norte. Ano po, siya yung national president ng mga alkalde. Nakita ko si Acting Mayor Adit Asotelia. Habo man magpa-interview pa. Hindi, gano'n muna ngayon. Kagawad. Rick, nakasama ko yan sa Councilor's League nung ako'y konsyal. Pero yung malayo na narating, naging vice mayor, ngayon acting mayor na. Sabi sa akin, doon na lang, mapa-interview man pala siya, pero duman sa opisina. Tayo naman ay busy lagi, mga event ng Kapitolyo, kinukover natin. Kaya wala tayong oras para magpara pupunta kung saan-saan. Pero matatimingin din natin yan. Masaglitan natin yan, ma-interview natin. At yung bagong acting vice mayor dyan, di ko nga sure kung si dating Mayor Alcala, ano po kung siya yung top notcher, hindi siya yun. Iisahan na lang, ma-schedule na lang tayo, ma-interview natin yung mga bagong mga acting. Ito pa, another text message po. Morning Kuya Rick, magibati po dito sa Kapakuan. Sila Mama Alita, si Tia Medina, si Ate Birong.
si Adrian, Emery, Erwin. Salamat po si Luisa po ito ng kapakuan. Ay naku, alas 11:45 na pala. Ay, naliban tayo doon po sa ating simpleng programa. Yung karagdagan lang po itong kaunting liwanag ng pag-ibig. Tulong sa pinakamahirap na pamilya. Sa December, may pamasko tayo doon sa sampo, unang sampo na kwalipikado. At kung may mag-sponsor ng iba, madadagdagan po yan. Tawagan natin muli ang Pag-asa. Kasi sabi ni Sir Melvin, 11:30, may Cyber Weather Bulletin number 8 na. Kung ano itong mga panibagong development, mapapakinggan natin ngayon sa ating palatuntunang ating tuklasin bayan. Tutuklasin po natin. Ito pong Cyber Weather Bulletin number 8. Oh, ay, ayan, nandito na. Sir, nandiyan na po ba? Mayroon na tayong Cyber Weather Bulletin number 8? Ah, sige sir. Okay, under na po tayo sa Radyo Pilipinas, sir. Melvin, please go ahead po. Sir, pwede Tagalog po. Sir, hello. Hello, sir. Pwede sir Tagalog at para lalong maunawaan kasi kalahati dito, Tagalog speaking and kalahati Bicol. go ahead po, Sir Melvin. Sir Melvin, clarification lang, ano po, ay naging tropical storm sapagkat yung bugso niya, sir, ay lumakas na, ano po? Apo, pero po yung direction niya, the same pa rin, dito sa Camnorte, signal number 1 doon sa dati pa rin, northern part po ng Camarines Norte at Catanduanes. Yung direksyon po niya, the same, and yung bilis niya, the same pa rin po, 25 kilometers per hour. Ano po, sir? Opo, sir. Okay, susunod pong bulletin, sir. Anong oras? Mamaya pong, ano po, alas 12 pagkahapon. Ah,
Ay, okay. Sige sir, mamaya tatawag na lang po ulit kami para sa panibagong kalagayan ng panahon, yung updated report mula sa Pag-asa Legazpi. Sir Melvin, thank you very much po. God bless po. Okay, yan po, bayan, si Sir Melvin Almohila ng Pag-asa Legazpi. Ayan, naging tropical storm na at lumakas na po itong bagyong CP7. Naging 65 na ang center winds po niya at yung bugso ay 80 kilometers per hour. Pero yung direksyon at bilis ay the same pa rin po. At in-specify dyan kaninang umaga ni Sir Melvin, yung aming bayan po ang northern part na sinasabing nasa signal number 1. But ibig sabihin yung the rest ay hindi naman po nakataas ang signal number 1. Buong Catanduan is at sa northern part ng Camarines Norte, which is the Vincennes. Yan po in-specify kaninang umaga ni Sir Melvin. But yung salamat naman at yung ulan, sana ganyan na lang, pabugso-bugso, paambon-ambon para di na tumaas pa po yung mga lugar na talagang tumataas na yung tubig dahil po sa magdamag na naman yung ulan natin. May mga stagnant water pa dyan, dala ni Ophel. At ngayon po, madadagdagan na naman itong bagyong si Pipito ay tataas na naman. At siya nga pala, kapag tumataas yung tubig, nakita natin yung paglutangan nun naman ng mga basura. O dyan lang sa diversion, sa bahagi nitong Magang, araw na araw, mayroon po dyang pasaway. Naghagis baga naman ng isang sakong basura. Ay talaga. Araw na araw, I think mga alas mga 7:40 ganun. Ay, talaga nga naman. Ayan ang sinasabi natin, hanggang na wala sigurong nasa sampulan nitong Republic Act 9003. Ay, yung mga violators nito, ay wala talaga. Pero hindi na dapat ganun eh. Hindi na dapat humantong sa ganun. Disiplina na lang. At yung mga responsibilidad ng LGU, ng barangay, nakasaad naman dyan sa Republic Act 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Yan din ang isang problema. Kailangan po ang policy dyan, no segregation, no collection. Ay kung wala man nga nagsisegregate ka man, wala man nakulikta, ay... paano na tayo niyan? Dito na naubos si oras ta sa pandemya. Iyan din basura, pandemya din yan eh. Kasi kung saan-saan itatapon, matinding bakterya po yan. Mga virus ang nandyan. Diba? Kaya sana naman, yung hindi rin siguro ipagwalang bahala. Sana naman ay may naka-assign din dyan na tao sa mga barangay para mangulikta ng basura. Yan ang obligasyon talaga naman ng barangay. Nasanay kasi doon sa munisipyo yung nangungulikta ay naitanim na sa isipan ng mga tao nung iba na akala nila ang obligasyon sa pangungulikta nasa LGU, nasa munisipyo. Nasanay doon kasi sinanay naman kasi ng LGU. O kaya ngayon nasanay tuloy yung kaya isipan ng mga tao, o hindi na ngayon nakulikta si munisipyo. Ay di angkot naging mayor. O ano ba ngayon si mayor ta, di na nangungulikta. Hindi man obligasyon ng LGU nung mangulikta house to house. Ang may obligasyon po niyan, batay sa batas po, paki-review po ninyo yung 9003. Ang may obligasyon niyan, batay doon sa nabasa kong provision, di lang natin ma-specify at di natin hawak yung batas, pero malinaw po doon na ang may obligasyon ay ang barangay.
ang barangay, kukuligtahin yung segregated. Pag hindi, hindi naman nila obligasyon yun. Kasi very obvious naman dun sa batas, dapat segregated yung basura ng bawat bahay. Yun naman ang obligasyon ng bawat household. Ay kung pinagharalo mo man yan, ay hindi man pwedeng kuligtahin talaga yan. Labag yan sa batas na magparahalo-halo ka ng mga basura. O, di bali yung halo-halo dyan sa mga tindahan, okay yan. Pero kung basura, ay hindi pwede paghalo-haloin. Ay, talagang dudugo na naman tayo nito. Pag may nakikita tayo ng mga basura, o dyan sa malapit sa terminal, pinicturan ko nga yung basura dyan. Masakit sa matang pagparating na. Nasa tabi pa naman ng kalsada, nagkaipon-ipon na. Parang may hinukay dyan na pagtatayuan yata ng malaking poste, ginawa man ng basurahan ng iba. Ay talaga nga, maya yung matres mo kanino, Nogera. Oh, yan po ang mga bagay-bagay sa mundo. Mga matagal ng pandemya yan. Wala pang COVID-19, yan ay pandemya na. Doon sa, kumbaga, yung iba kasi parang wala nang oras mag-segregate. Napakasimple lang naman. Ano po? Oh, yung nabubulok, di mo na dapat ipunin dyan sa basurahan mo, ibaon na yan dyan sa likod ng bahay nyo at nagiging fertilizer. O yung mga plastic lang na yan, o maihiwalay na yung papel, yung karton na yung mga kolektor niyan, laking katawan, tamang magiging pera yan. Kailan kung pinaghalo-halo man ninyo, ay di man pwede yan. Ay mga ngamoy talaga. O, yan na siguro. Kailan kaya ang tanong niyan? Kailan kaya masusunod yung batas na yan? Ay, ito, pakibati po si Erwin. Asawa po si Erwin ng happy birthday. Salamat po si Luisa po ito ng Kapakuan. Oh, happy birthday sa iyo, Erwin. Oh, sa iyo ang pagkain, sa iyo ang inumin. Tubig lang. Hindi na magparein yan muna ng arak. Tamay pandemya pa. Baka magkaarawaan pa kayo, mahirap. Another text message po, gandang tanghali po Kuya Rick, pabati ni lang po ang kasamahan nyo dyan ngayon. At syempre po, at idol na si Kuya Rick, ay ano na thank you po, hindi naman binanggit kung sino siya. Eto, another text message po, gudiin po Kuya Rick, ako po si, ay may dinagdag na siya dito. O sige, na malapit na tayo magpaalam, bilis na yung oras natin. Ako po si Evangeline Sumil, isa po ako sa karapat-dapat na makatanggap ng pamasko nyo dahil isa po akong PWD at wala po kami sariling bahay. Isa po kami sa mahirap na pamilya dito sa Purok Uno, Barangay Gumamila. Ang asawa ko po ay nasa Bulacan ngayon, wala po siyang trabaho ngayon dahil na-lockdown po. Oh, hanggang ngayon di pa makauwi, grabe ano. Ang dalawa ko pong anak na lalaki yung tumutulong para may maipanggastos kami sa araw-araw. Nagtitinda po ng tapa. Ang dalawa kong anak, sila po ang tumutulong sa akin sapagkat ako po di na nakakalakad sa ngayon. Po ay tinuturuan ang aking anak sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat po. Ah, okay. Ay sige po, o kumbaga, ngayon nag-aaral, kaya hindi makapagtinda. Ilang edad po ba nung anak nyo? Hindi lang nabanggit. Ano po? Anong grade na ba nung anak po ninyo? O pakikuan na lang po. Gusto ko yung kompleto pong detalye. Ano po? Para naman na mas maganda na nababasa natin yung talagang actual na kalagayan ng inyong buhay. Okay, wala na siguro. Wala ng text message. Naubos ko na. Kaya tayo po ay magpapaalam na. Malapit na po na mag-alas 12. Dalawang minuto na lamang. Mag-alas 12 na naman. Muli po salamat sa ating mga nanonood sa ating Facebook page. Rick Palacio Jr. TV at siya nga pala doon sa akin po palang YouTube channel. Rick Palacio Jr. TV. Doon na din pinopost natin yung pong ilang mga bagay-bagay na tutuklasan natin. Lalo na siyempre yung aktwal na kalagayan ng panahon natin, lalo na kapag may bagyo. And then yung araw-araw,
na kalagayan ng panahon natin para yung mga kaubayan natin sa ibang bansa at least napapanood nila na para din silang nandirito. Dito ba laking kaginhawaan sa kanila at least nakikita nila yung actual na kalagayan ng panahon at iba pang mga good news natin dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Sa pangalan po ng ating buong pwersa ng Radyo Pilipinas sa pamuno ng SMIB Consuelo Garcia, sa supervision po ng ating acting PIO Attorney Don Colvera, sa labas po ng impilan si kasamang June Cabrejas, sa pangalan ng bawat Cam Norteño, sa pamuno po ng ating Gobernador Egay Taliado, sa pangalan ng bawat Pilipino, sa pamuno ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pangalan po ninyo bayan, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinaglilingkuran. Ako po ang lalaking hindi mayaman, pero may palasyo naman. Si Rick Palacio Jr. po lamang. At bago tayo tuloy magpaalam, kagaya po ng dati, yung mga makapangyarihan salita ng Diyos mula po sa ating banal na kasulatan, ay mas maganda po naman na kahit po naman na kung hindi araw-araw, every other day, ay masulyapan man lamang natin sapagkat yan po yung magbibigay sa atin ng lakas, liwanag at inspirasyon sa araw-araw na pagtahak natin sa buhay na ito sa mundong ibabaw. Si Kristo ay ang buhay ay walang saysay kung si Kristo hindi natin kaagapay. Ito po ang ating good news for the day mula po sa mga taga-Efeso 4:31 hanggang 32. Sabi po rito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong magbubulyawan, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Muli po, ako ang lalaking hindi bayaman, may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. nag-iwan po ng isang maikling kasabihan, ng taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kabal. Thank you. God bless.